What's up sa inyo mga kapenyo? At today medyo nalulungkot ako sa ilan-ilan na nakikita nating comments. So nahati nga ngayon yung mga komento na sumusuporta kay Idol Boy Tapang, at syempre ganun na rin sa mga sumusuporta kay Idol Boy Ungas. At bakit ko ba nasabing nalulungkot ako? Kasi meron tayong ilan-ilan na nabasa doon sa last upload natin, no? About nga sa paghamon nito ni Boy Ungas dito kay Idol Boy Tapang. Medyo may nabasa ako mga hindi magandang komento para dito kay Boy Ungas. So mga penyo, sana naintindihan din natin kung bakit nga ba hinahamon ni Boy Ungas itong si Idol Boy Tapang. Unang-una sa lahat mga kapenyo, si Boy Ungas ay hindi pa siya ganon ka-popular. Even though nakilala siya sa Facebook, pero sa pag-YouTube, hindi pa siya ganon ka-sikat talaga mga kapenyo. Kaya naman kung bakit hinahamon niya palagi ito si Boy Tapang, dahil nga talagang kailangan niya ng hype mga kapenyo para dito sa Battle of YouTubers. Sana naiintindihan din ng iba yon. Hindi naman sa kinakampihan natin si Boy Ungas mga kapenyo, no. Ako talaga, alam nyo ko mga kapenyo, since day one talaga, solid supporter na ako nito ni Idol Boy Tapang. Doon sa mga sinasabi ni Boy Ungas mga kapenyo, wala naman akong nakikita na masama doon sa ginawa niya, no. Lahat naman ng mga sinasabi ni Boy Ungas puro lang paghahamon dito kay Boy Tapang. Pangalawa, huwag natin ikumpara si Boy Ungas sa Brusco Bros mga kapenyo. Kasi sa totoo lang, baka nakakalimutan ng mga ibang solid fans dyan ni Idol Boy Tapang, ang Brusco Bros mga kapenyo, nilait ang idolo nating si Idol Boy Tapang. Pero dito kay Boy Ungas, kaya nasabi kong huwag nyong ikumpara, hindi naman kasi nanlait si Boy Ungas mga kapenyo. Pagkos sinabi pa nga nito ni Boy Ungas kay Idol Boy Tapang na mas pogi siya kaysa sa kanya. Wala naman siyang sinabi doon na katulad ng sinabi ng mga Brusco. Baka nakakalimutan nyo mga kapenyo yung mga sinabi ng Brusco Bros kay Idol Boy Tapang noong panahon na pumunta si Idol Boy Tapang na Maynila. Hindi ba sinabihan si Idol Boy Tapang na baka hindi sanay sa tubig ng Maynila, baka mas sanay sa tubig Cebu, at kung ano-ano pa ang mga sinabi dito kay Idol Boy Tapang. Sana mga penyo, bago tayo bumitaw ng salita dito kay Boy Ungas, pag-isipan din natin muna, no mga penyo. Ito po ay parating na ang Battle of YouTuber ngayong December 5 mga penyo. Sana po mas tinutulungan natin yung taong nasa baba ngayon para rin paabot din niya yung naabot dito ni Idol Boy Tapang. Siyempre mga kapenyo, alam naman natin na si Idol Boy Tapang nasa kanya na lahat ng mga pinapangarap niya. At pangalawa, napakabait ni Idol Boy Tapang dahil marami rin siyang natutulungan na kapwa natin mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kapwa natin Bisaya. At siguro naman mga kapenyo, pwedeng-pwede na rin itong si Boy Ungas na umentra dahil kahit papano, meron naman siyang talento o meron siyang lakas para lumaban sa Battle of YouTubers mga kapenyo. Kasi kung iisipin nyo mga kapenyo, kung sasabihin lagi ni Boy Ungas na, "Boy Tapang, ang galing-galing mo. Boy Tapang, bilib ako sa'yo." Sa palagay nyo ba mga kapenyo, sa palagay nyo ba, manunood pa kayo sa kanya? Yun na lang ang isipin nyo mga kapenyo. Lalong-lalo na sa mga solid supporter ni Boy Tapang. Ako din po, uulitin ko, solid supporter din po ako ni Boy Tapang. Kung meron man pong manlalait kay Idol Boy Tapang, kami na po ang unang-unang bibira sa tao na yun. Dahil para saan pa mga kapenyo na team katapang kami? Hindi namin susuportahan si Idol Boy Tapang pag may nang-api sa kanya. Yun na lang po sana yung iniisip natin, no? Ito pong ginagawa ni Boy Ungas dito kay Idol Boy Tapang. Nagpapahype lang po siya. Ginagamit niya yung pang-aaya niya kay Boy Tapang para kumbaga sa lahat tayo, marinig natin ang boses niya. Kayo na nga nagsabi, di ba? Hindi pa man sikat, bakit ganyan na? Kasi mga kapenyo, hindi nga siya sikat. So, kahit pag nagsalita siya ng mahinahon,
o pag hindi niya hinamon si Idol Boy Tapang, walang papansin sa kanya. Naintindihan nyo ba yun, mga penyo? Wala kahit isa. Baka langawin yung channel ni Boy Ungas o sakasakali man, mga kapenyo. Yun sana po yung naiintindihan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga ating kapwa Bisaya. Naintindihan ko po yung bugso ng damdamin nyo. Alam ko naiinis kayo kay Boy Ungas kasi kung ano-ano yung pinagsasabi niya kay Boy Tapang. Pero lahat po yun, kung mapapansin nyo, puro panghamon lang po yun yung ginagawa ni Boy Ungas. Kaya sana po maintindihan natin. At tara, magbasa muna tayo ng mga ilan-ilan comments nga kung bakit ako talagang nalulungkot, no? Mga penyo, medyo hindi ako talaga masaya ngayon dahil nga akala ko sa pag-hype na gagawin natin na to, magiging masaya tayong lahat dahil may excited tayong lahat dahil nga maglalaban silang dalawa at makikita natin yung pinakamalakas kung sino ba talaga. At saka pangatlo, mga penyo, sports to eh. Pumasok ka ng boxing, so it means sports to. Manalo o matalo, nandun pa rin yung solidong suporta natin sa mga iniidolo natin. Hindi porke natalo yung idol natin, kung sakali man no, na natalo siya, hindi mo na idol kasi natalo siya. Hindi ganun ang pag-iidolo. Dapat pag-idolo mo, hanggang forever na yan, na-idolo mo siya kasi naging inspirasyon mo siya kahit papano. Diba, mga penyo? Eto, basahin natin yung mga ilang komento. Boy Ungas, huwag ka masyadong mayabang dahil kapag ikaw napuruhan sa bodega ni Boy Tapang, tapos ang kayabangan mo. Yan, mga penyo, no? Isa na to si Kasipong Vlogs, mga penyo. Naintindihan ko naman siya dahil solid supporter din to ni Idol Boy Tapang. At karamihan na nakasubscribe sa akin, talagang alam ko naman na solid Boy Tapang tayo, no? Dito kasi na medyo siguro napikun sila o nainis sila sa mga pinagsasabi nga nito ni Boy Ungas kung bakit nga ba hinahamon ni Boy Ungas itong si Idol Boy Tapang. Yun nga po yung dahilan, mga penyo. Kailangan po kasi talaga niya ng hype para dito sa Battle of YouTubers, mga penyo. Sana po karamihan ng mga sumusuporta, no, na iintindihan po yung sinasabi ko, no, at naiintindihan din yung sitwasyon ni Boy Ungas. Boy Ungas, pasalamat ka, hindi ako ganun kasikat dahil kung ako YouTuber din, yung mga pinapasuko mo sa laban, mahihinang nilalang lang. I don't think na mahihinang nilalang lang yung mga nakakalaban ni Boy Ungas, no? Dahil unang-una na lang yung kalaban na lang niya na si Boy Tato kung saan siya nag-viral video, talaga naman, mga kapenyo, na may ensayo din yon sa larangan ng boxing, mga kapenyo. At kung mapapanood nyo lang talaga yung FB page nga nito ni Boy Ungas, mapapanood nyo talaga lahat ng laban niya doon, mga kapenyo, na hindi basta-basta at hindi rin mahihinang nila lang ang mga kanyang nakakalaban. Huwag ka masyado maangas. Kung gusto mo umangat, humble ka lang, baka malaos ka kaagad. Actually, Jojo, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, mga kapenyo. Hindi pa kasi sikat ngayon si Boy Ungas, no? Kung ipagpapatuloy niya ang maging humble, kung maging humble siya sa social media, sa palagay niyo po ba, panonoorin o mapapansin niyo siya? Natural, mga kapenyo, magpapapansin to. Kaya ang ginagawa niya ngayon, mga kapenyo, nagpapapansin siya sa social media. Kung si Idol Boy Tapang nga, baliwala sa kanya. Tayo pa kaya, mga fans, diba? So, intindihin natin, alam niyo bakit naiintindihan ni Idol Boy Tapang si Boy Ungas. Tanong nyo sa sarili nyo kung bakit. Kasi, mga kapenyo, alam ni Idol Boy Tapang na for the hype lang yung ginagawa ni Boy Ungas. Walang connection yun. Kaya nga kahit na pinagsusuntok ang mukha ni Boy Tapang doon sa puno ng saging ni Boy Ungas, tinawanan lang niya, kung mapapanood nyo sa kanyang video, tumawa lang si Idol Boy Tapang. Kaya sinabi nga ni Idol Boy Tapang na idol ko rin yan. Tayo na lang, palagan mo naman ako. Ano pa ginagawa mo? Nagpapalaki na ba ng itlog? Ay nga, mga kapenyo, no, yun yung isang problema sa atin na kailangan din natin maintindihan talaga paminsan-minsan, mga kapenyo. Hindi lahat, mga kapenyo, no, nang lalait. Dahil alam naman natin si Boy Ungas, walang wala yan tao na yan. Ba't pa siya man lalait? Ba't niya lalaitin si Idol Boy Tapang? Mas mayaman na sa kanya yun, di ba? Yun na lang isipin natin, mga kapenyo. Matagal ko ng idol si Boy Tapang at bago ko lang idol si Boy Ungas. Sa akin lang naman, huwag mo sanang ganyanin si Idol Boy Tapang.
mabait na tao yun. Grabe ka naman, Boy Ungas. Dapat ang mga Brusco Brothers ginaganon mo. Kasi gustong gusto yun magboxing. Kasi si Boy Tapang hindi nag-focus sa boxing. Nag-focus na lang siya ngayon sa mga taong dapat tulungan. Dan, alam mo, may punto ka naman dito sa mga sinasabi mo, no? Pero syempre, isipin din natin, mga kapengyo, bakit naman din titirahin ni Boy Ungas itong mga Brusco Brothers, mga kapengyo, kung saan, alam naman natin na nagbago na rin ang Brusco, no? Huwag naman din tayo masyadong maging mapusok sa kapwa natin, no, mga kapengyo? Kahit papano, tao rin yung mga yon at alam natin na nakagawa sila ng panlalait kay Idol Boy Tapang. Kung si Idol Boy Tapang nga ay nag-forgive na kila Russell, Jonah, at sa mga Brusco Bros, tayo pa kaya mga fans, di ba, mga kapengyo? Siyempre tayo mga fans, dapat mag-forgive din tayo kasi yung idol natin, pinagbigyan niya yung mga nang light sa kanya at nag-sorry naman to mga Brusco Bros, edi pagbigyan din natin, di ba, mga kapengyo? Bakit naman titirahin ni Boy Ungas yung Brusco Bros kung wala namang ginagawang masama? Kung hindi naman siya nilalait? Yan yung lagi ko sinasabi, mga kapengyo, na kailangan din natin ng respeto, mga kapengyo, para naman lahat ng tao ay matuto rin ng respeto. At alam natin kasi na may parating na battle of YouTuber, mga kapengyo. Kung iisipin nyo lang, mga kapengyo, no, si Boy Ungas ba nung wala pang battle of YouTuber, mga kapengyo, ganyan na siya manalita? Natural, di ba? Hindi, mga kapengyo. Ang kanya lang mga sinasabi, Boy Tapang, tara, maglaban na tayo, puro ganun lang. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, mga kapengyo, iba yung mga lumalabas kay Boy Ungas ngayon. Bakit? Magtanong kayo sa sarili nyo, mga kapengyo, bakit? Bakit nga ba si Boy Ungas naging ganito, panayhamon kay Boy Tapang? Bakit, di ba? Yun na lang yun, mga kapengyo, for the hype kasi. Dahil nga, mga kapengyo, malapit na ang battle of YouTubers. Yun sana po ang inaiisip natin, no? Huwag tayo magbigay ng negativity. Sabi naman ni Master Punks TV, sa galit ko dyan, sa totoo lang, inang subs ko yan. Kapwa Bisaya, ginaganon niya. Pero sa totoo lang, lugi talaga si Idol Boy Tapang dyan. Lakas niyan ni Boy Ungas. Dapat hamunin niya sila Kiko Matos, Billy Jack, dami naman dyan. Actually, Master Punks, sa totoo lang, ito ulit-ulit ko ang sinasabi, no? Yung kay Idol Boy Tapang at kay Idol Boy Ungas, for the hype lang to para sa battle of YouTubers. Pero mga kapengyo, pero hindi pa rin po tayo ang makakapag-desisyon nito. Unang-una po ang magdedesisyon nito ay si Boss MG at si Jonah, at kung kailan nila i-announce, siguro before December 5 malalaman na natin kung sino yung unang maglalaban. Pero narinig naman natin sa vlog ni Idol Boy Tapang na kinumpirma niya na siya talaga ang unang lalaban dito sa battle of YouTubers sa December 5. So antayin natin, mga kapengyo, kung sino ba talaga yung magbabanggaan o maglalaban, no? At para naman doon sa mga magagandang komento, basahin din naman natin. Ito kayo sinasabi ko, mga kapengyo, naghahalo naghahalo yung mga supporter ni Idol Boy Tapang at supporter ni Boy Ungas. At meron din naman mga supporter ni Idol Boy Tapang na nakasuporta naman din kay Boy Ungas. At meron din naman supporter ni Boy Ungas na nakasuporta naman kay Boy Tapang, no? So naghahalo ako, mga kapengyo, kaya ako lang sinasabi to sa inyo para rin malinawan yung iba, no, na galit na galit kay Boy Ungas. Bakit daw ganun si Boy Ungas? Ang yabang-yabang, di ba? Ito, kaya ako ginawa tong vlog na to para malinawan yung karamihan. Dito nga sinabi ni Mark Anthony Vlogs, kung sino ang mananalo, be the best win. Idol ko silang dalawa. Totoo naman talaga. Kahit man ako, Mark Anthony, idol ko si Boy Ungas, idol ko si Boy Tapang, at alam nyo naman, solid Boy Tapang tayo. Tama naman talaga. Be the best man win lang talaga to. Dahil sports to, mga kapengyo, tong pinapasukan nila na pagboboxing, sports to. O sila Idol Manny Pacquiao nga kahit na patulog ni Marquez, di ba? Pagbangon na pagbangon ni Idol Manny Pacquiao, binati pa rin niya si Marquez. Walang puot na galit sa kanyang puso, mga kapengyo. Kung tutuusin napatulog yun, napahiya siya sa mga tao. Dapat nga magtanim siya ng sama ng loob doon kay Marquez. Pero anong ginawa ni Senator Manny? Wala, mga kapengyo, dinedban na lang niya at tuloy-tuloy pa rin ang kanyang boxing career. Ganun lang talaga, mga kapengyo, pag pumasok ka ng sports, dapat yun din po ang maintindihan ng karamihan. Boy Ungas, Idol the best, nandito ka na sa vlog ni Idol JB Tan Vlog. Salamat po, Idol JB Tan Vlog, sa pag-introduce ng pangbato namin sa Negros Doll. Boy Ungas, lumalaban ng 10 beses sa isang araw. Wow! Pag may nagahamon, hindi umaatras sa malaki o sa mataba. Alam nyo, mga kapengyo, sa mga napanood kong videos ni Boy Ungas, talaga naman, totoo yan. Hindi siya talaga umaatras, mga kapengyo, kahit pa sobrang laki yung kalaban niya, talagang nilalabanan ito ni Boy Ungas, no? Doon ako believe dito kay Boy Ungas. Wala siya pinipili, kahit na hindi parehas ng timbang. Goal lang siya ng goal, laban lang siya ng laban. For experience,
sense at yun talaga yung gusto niya eh. Diba? Yun nga sinasabi ko paulit-ulit dito sa aking vlog mga kapenyo, ba't hindi natin pagbigyan yung bagong sumisibol? Hindi yung porke yung taon to nagsalita ng mga ganito eh hindi na natin pagbibigyan. Kasi bakit? Mayabang yan. Huwag na natin pagbigyan umangat yan. Huwag! Ang pangit naman ng mentality ng Pilipino pagka ganyan mga kapenyo. Diba? Huwag naman. Hayaan natin umangat yung taong sumisibol. Diba? Hayaan natin siyang makamit yung kanyang pinapangarap para sa kanyang pamilya rin mga kapenyo. No? Huwag tayong masyadong mapanghusga ng kapwa. Baka malay nyo mga kapenyo. Pagdating ng araw na sumikat to si Boy Ungas, baka doble-doble ang gawing tulong nito sa mga kapwa natin. Diba? Pagbigyan natin mga kapenyo. Wala naman sigurong mawawala sa atin mga kapenyo kung pagbibigyan natin yung taong nagpupursige, yung taong nagsisipag para umangat din sa buhay. At syempre mga kapenyo, maraming salamat ulit sa panonood nyo dito sa ating panibagong vlog mga kapenyo. At anyway, bago natin tapusin tong ating vlog mga kapenyo, nice ko lang muna i-shoutout si Jokards Mix Vlog, Real Magsasaka Mix TV, Tips ni Love Lou, Harry Boy Dakula, Jobabs TV, Batang Mindanao 29 Vlog TV, at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel, lalong-lalo na sa mga solid kapenyo ko na laging nakaantabay dito sa ating vlog. Mga kapenyo, thank you so much po. At kita kayo ulit tayo sa mga susunod nating reaction videos. Take you there.